check na natin siya yung gagana pa. Ito po yung result niya. Kapon, ayan o yan. Sobrang tigas na yung ano yung... So, welcome back again mga sir. This is OX. Ngayon is treatment day. Nagtitreat kami ng speakers for upas para maging matibay. Ano? One lata is one ano rin? Yes. Ano pangalan nito para may share naman natin? Basta ano, parang... Epoxy resin. 1:1 raw yung ratio. Parang simple lang. Kinuha na yung sticker ng kung anong brand. Depende na lang kung anong brand yung bilhin nyo. Kasi hindi naman yung nag-iba eh. Parang semi-clear siya. Ayan o. Ayan. Pero pag nano na... 1:1 ratio. Ayan o. Parang plastic siya kung magtuyo. Kaya tumitibay yung mga speakers eh. Kung lagyan natin ng ganyan. Kapila, magkano yung ano yung isa nito? Ah, yung pair yun kung bibiliin mo. Pair. Kung bibiliin mo sa Lazada, nasa 1.6 ata ang 1.5 liter. 1.6. Ang pila niyo, pila ka 1 half liter na yun, 1 half liter, 1.6? Oo. Pares, mahal ba? Kaya, ayan yung ano, yung isa. Clear rin. Pero parang iba yung ano niya, kulay niya. Kasi... Parang do rugby, no? Parang may ano siya, parang may activator. Tapos yung isa, ano, hindi ko alam. Basta yun yung ano. Solvent, ah. Ay, pero hindi siya solvent. Okay. Hindi, walang amoy. Meron. Pero... Ano. Kaya yung mixer niya, 1:1. Epoxy resin. Maghanap na lang kayo ng brand niya kung anong available sa inyo. Total of 1,600 pesos. Half liter lang yan, pares. Ano mo yan, i-mix mo yan hanggang maging solid white yung ano niya. Parang cream stick yung ano yung kulay niya. Ayan o, ayan. I-mix mo mabuti para maganda yung consistency ng epoxy. Kulang pa sa lugay. Sa halo. Lugay. Pero iba, ginagamita ng cement. Cement epoxy. Pero okay sa akin, mas matibay yung cement epoxy. Pero ito, kasi walang budget. Paul Mark, malapit. Ano yung ginagamit yun? Kumuha yung kumaan. Ah, sekreto rin. Sekreto din. So, boss Paul, paano na? Pa-PM na lang para... PM is the key. PM is the key na lang. Kung ano yung ano. Ayan o, ano yung final texture na or yung kulay ng ano. So, apply na lang kami muna. Ang gawin, syempre is i-prepare muna natin yung speakers. Linisin muna natin yung surface niya para matanggal ng debris. Mas maganda kung may compressor ka kasi matanggal yung... Hindi, ang ano, compressor limiter. Limiter. Air compressor, yan. TBX na compressor pwede. Para matanggal yung ano, yung ganito. Sa gilid, yung mga hindi ma... Sheddings ng kahoy. So, depende sa'yo pang papatibay pa yan. Pero unahin lang natin muna i... i-apply ng epoxy yung surround na side. So, ikaw mag-apply kung paano mag-ano, ano yung dapat gawin. At katapos ng linis, ano yung susunod na method para mag-apply ng epoxy? Kahit kamay, okay na? Okay ko sa akin, mas okay ko na kamay. Kasi dito, ito ah. Ito, ito yung unahin natin. Siyempre yung... Ayan. Siyempre unahin natin yung... surround. Pero dapat sa paglagay, hindi lang simpleng ipapahid mo lang. Siyempre dapat i-diin mo. I-even out mo yung ano, yung lahatar talaga. Ayan. Na parte. Para ano, at saka yung ano, yung para ma-absorb ng tela. Kasi cloth ata yung cloth, no? Mm-hmm. So para ma-absorb ng spider yung ano, anong surround yung ano man, magpapanyaga. Ng surround yung epoxy. So ayan. I-ano talaga, i-diin mo talaga. Para maging solid na solid. Para ano, para at saka, para medyo tipid din tayo sa epoxy. Kasi para, ito, parang namumuo siya sa ilalim. Pero may ano, may iba to, gumagamit sila ng blower para mabit. Ang heat gun, ano? Heat gun, yan. Ang sa ano, sa buhok, pwede yan. Pero kung wala kang budget, bilat-bilat na lang. Do. Cream pie. Sensor. So, next natin, is yung cone. Siyempre, habang bumubulwak, ayan o. Kasi pag stretching to, pag uubusin nyo to, ilabas lahat. Siyempre, yung kawawa, yung cone, ano siya, magsistretch siya, tapos magka-crack. Then, dyan sa magsisimula na, ano, na masira. So, dito tayo sa cone.
Pero ma dapat ano to, kapalan mo to. Sa surround niya, ano lang, ng manipis lang. Sa surround daw, manipis lang kasi yan yung parte na magalaw eh. Kung tamang stiff naman yan, hindi siyempre naman mahirap na sa ampli na tulak, matulak yung ano yung cone. Tapos dyan na magsisimula na masunog yung coil. Ampli mo kasi nahirapan na maggalaw yung ano mo. Ayan, yung ganun lang yung mag-apply ka ng epoxy resin sa speaker. Depende sa iyo kung ilang ano mo, ilang coating gawin mo. Pero wag naman pa sobrahan, na sobrang tigas na parang semento. Yung nangyari sa MRMC ni ano na D8, parang semento yung ano niya. Texture na ang cone. Ang hirap itulak. Man, nahanap na. Ayo, eto lang gagamitin natin. Kasi yung iba dito parang may iniikot. Oh, parang sa pater yan, parang na pedal-pedal mo, gatiyog lang yung ano. So ngayon, ako yung iikot. Ayoko nang makatiyog. Hindi, ako. Ako lang. Ikaw yung gaikot. Ikaw ang gatiyog. Para ano. Pati ang cone. Oo. Okay. Pati cup din daan dyan. Ako, ano, dust cup. Okay. Yung ganitong side naman. Yung sa likod ng cone. Kasi parang ano eh. Kailangan talaga ng treatment. Back to back. Grabe talaga kung isalin mo sa battle yung gamit mo eh. Matuturture talaga. And then paano rin, parang maganda kasi yung impact kapag naka-treat yung ano mo eh, yung speaker mo, parang pwede mong ihataw. Ayan, yung back to back niyan. So dito naman tayo sa mismong cone. Ay, sige. Ano na lang? Spider. Para kahit yung cone na, okay lang. Mag-upisa tayo dito para may platandaan tayo dito yung mag-upisa. Sa spider naman, ano na lang i-diin din para manuot yung sarap. Epoxy sa spider. Nuot sarap. Malalasap. Yun lang kay Team OX. Kasi Paul ka. Diyan din yung malalasap ang tang ano to. Ito man. Nakagot-ugot yan. So, almost ready to bilad na to. Ngayon. Ano na lang, finishing na lang. Finishing! Ang isa ko yung binilad namin. Ay, naku. Ang ganda ng init. Ito lang yung binipisyo ng init ngayon. Pagbilad ng speaker. Perfection na yung init kung battle. Pero kung magbilad ka ng palay, lahat binilad na damit. So, nga ng mga ilang oras dapat bilad. Hanggang matuyo. Pwede rin ano, kung mag-second coat, kahit na medyo, ano na, medyo tumigas, pwede na rin. Kutihan mo, pwede eh. Double spider, muna siguro. Ito na. So, ito na. Ayan. Again. Na. So, bibilad pa namin to. So welcome back again mga sir, ito na yung result kahapon. Check na natin siya yung kung gagana pa ba. Sobrang tigas na yung ano, yung halos hindi na, parang walang excursion na yung kung kamay lang gagamitin natin. Kaya medyo mahihirapan yung ang power up natin dito sa pagtulak ng cone kasi parang naging nagre-restrict na yung excursion na. Dati pwede pa ma-push nito, pero ngayon halos ano na oh. Halos hindi mo na magalaw yung ano niya, yung cone niya oh. Ayan. And then yung surface nito. Sobrang tigas na talaga compare natin sa stock na version ng speakers. Ayan. Halos treated na po lahat. Mga estimate, siguro matutuyo naman siya mga 3 to 4 hours na nakabilad sa araw. Pero na overnight ito kasi siyempre naman hindi naman tayo pwede mag-soundcheck ng gabi. Pero ngayon isi-soundcheck natin siya para matesting natin kung ano yung tunog niya. Siguro expected ko na medyo mawawala yung ang likot ng cone kasi naging stiff na siya. And yung, siguro yung low frequency siguro ma-restrict rin kasi ayan, hindi na masyado magalaw o yung excursion is limited na. Ayan yung ma-expect natin. Siyempre, expect natin na natin na mas double yung tibay nito ngayon kaysa sa stock na ano na speakers. So ngayon ito na yung ano natin. Asan na yung laptop natin? Ulitin lang natin. So, ikakat ko na lang kung copyright ha. Team Unity. Together, we are stronger. Together. Laptop, laptop, oh yeah.
when we come down, oh yeah, yeah, yeah. Safe and sound. Ito na yung pinta ko, Michael. Nagpinta kasi ako ng amp case. Ako pang napapansin, parang ano, kung sa compressor parang naging mabilis yung attack niya or mabilis lang bumalik yung ano, yung suspension. Yan yung ano ko, yung napapansin ko. Dati kasi parang pag tulak ng cone sa taas, parang may konting vibration. Pero ito ngayon parang ano na, mabilis na yung ano niya, yung balik niya. So, siguro gumagana naman to lahat. So, makita-kits na lang sa kung ilagay natin sa box niya kasi wala na tayong panahon muna pag maglagay ito eh, hindi pa kompleto. So, ayan na lang mga sir. Thank you again sa panonood and see you in the next vlog.